Sadyang pinatay si Carl Angelo Arnaiz noong madaling araw ng August 18 sa Caloocan City. Ito ang lumalabas sa imbestigasyon at pagdinig na isinagawa ng PNP Internal Affairs Service. Ayon kay PNP-IAS Inspector General Alfigar Triambolo, hindi nila tinanggap ang alibay ng mga pulis na isa itong lehitimong operasyon. The entry of the ballot and the positions of the victim shows that he was intentionally killed. Grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer ang kasong administratibong isinampa ng PNP Internal Affairs Service. Kina PO1 Ricky Arquilita at PO1 Jeffrey Perez ang dalawang pulis sa sangkot sa pagpatay kay Carl Angelo Arnaiz. Ayon kay Triambolo, mabigat ang salaysay ng taxi driver na si Tomas Bagcal sa insidente na kanyang isinumite noong October 19. Ayon sa PNP-IAS, tumugma rin ang salaysay ni Bagcal sa crime scene. Wala rin silang nakitang motibo para magsinungaling pa si Bagcal. Indirect po yung statement, and there is no motive ng witness na to falsify truth or concoct story regarding nung hold upan at pagdala niya sa biktima sa precinct. At yung dinasa scene of the crime, kasama siya, at yung nakita niyang pagbaril ay tumukpa nga doon sa mga entry ng wallet at position ng victim. Kaya inirekomenda na ng PNP-IAS ang pagsibak sa serbisyo ni na Arquilita at Perez. Damay din si Caloocan PCP2 Commander Police Chief Inspector Fortunato Ecle. Under the doctrine of command responsibility, because aware po doon siya sa pangyayari na yon, and then pagkatapos ng insidente na itong dalawang respondent na pinaratangan ng pinatay nila ang biktima, wala din siyang disciplinary action doon sa kanyang tauhan. One rank demotion ang parusang ipinataw ng PNP-IAS kay Ecle. Ayon pa sa PNP-IAS, hindi nila mapatunayan sa investigasyon kung talamak na hold-upper si Arnaiz dahil wala raw itong ka-record-record sa mga presinto. Pati record ng DSWD sa kanyang lugar, sa mga police station na karatig at saka sa kanila, wala po mga other incidents na sila po ay involved ng criminal activities. Maliban doon sa sinasabi ng taxi driver. So, ibig sabihin, yan po dahil ay motive na po, nandyan po yon sa isipan ng isang tao, ay yun po ay dito sa mga akusado na to, respondent, yun po ay mahirap na patunayan natin kung ano po yung nasa isip nila, bakit ginagawa nila ang krimen na yun. Hinto muna ang PNP-IAS sa pagresolba sa kaso ni Reynaldo Kulot de Guzman. Hindi na namin pinaproseso yung kay Kulot laban din sa mga respondent na yan, sapagkat once na itong aming decision, recommendation na promote si PNP maging mota na academic, wala ng jurisdiction kasi hindi na po silang police. Nasa mga kamay na ngayon ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang pagsibak sa mga pulis. Maan Makapagal, ABS-CBN News.